Ako si Felicissima Ambrosio, mother ni Marigeli Ambrosio. Kasi hindi ka pwedeng manigo kasi mayroon siya. Masakit? Ha? Oo! Oh. Opa! Yeah! Kaya pala! Sandali lang naman, oh. Tapos na, Jerry, oh. Bakit niya, oh. Hindi! Hindi ka naman mabaho. No, pa. Sagot. First day ako bastos. Hindi naman, ha. Hindi bastos yung ganun. Kaya na din yung kung kita sa ano. Iba yung... Sakit. Bakit? Bakit? Tubig, inom ka. Sa'yo tinatanong kita kung ano. Sige, pag sa hospital ka, hindi ganito ang gagawin sa'yo. Baka turukan ka ng injeksyon. Kasi rin. Gusto kong dalhin ang anak ko si Mary Jilly sa radiologist, pero ang anak ko ayaw niyang magbibiyahe, ayaw niyang magpatingin kasi nga may takot na siya sa hospital. Sabi ko kay Jilly, nak, di ba sabi, naririnig mo yung mga palabas, laban lang, sabi ko. Ngayon na mayroon nang tumutulong sa iyo sa mga pangangailangan mo, sa gamot, mayroon tumutulong na sa iyo. Kailangan tibayan mo rin, globe mo. Huwag kang susuko, anak kong, sabi ko sa kanya. Lumaban ka, anak, ta, may pag-asa pa, huwag kang mawalan pag-asa. Ay, salamat. Talagang masakit. Kasi siya ang pag-asa namin si Rene. May time pa nga sinabi ko kay Lord, bakit, Lord, hindi na lang ako. Sabi ko nga sa kanya. Bakit ang anak ko pa yun ang pag-asa namin? Sabi ko. Ako si Jeffrey Ambrosio, nakababatang kapatid ni Mary Jelly Ambrosio. Nawa po ako sa ate ko. Kasi po, hindi niya po magawa yung gusto niya. Nakatulungan ang magulang namin. Nahirapan po siya sa kalagayan niya. Dahil tingin po niya sa sarili niya, wala po siyang silbi. Mabait po ang ate ko. Nung pumapasok po ako, pag may assignment po ako, tinutulungan po niya ako. Sinabi po niya, mag-aaral po kami mabuti para makatulong po kami. Bakit ah? Gusto mo nang makyat? Sabon pa pa mo taas ang dyan. Sandal lang, sandal. Ang matumba ka. Kahit na ganyan yung nangyari, tanggap mo naman, hindi mo natupad yung pangarap mo. Oo. Oh. Oo. Oh. Ganyan lang.
Sabihin mo dun sa mga may sakit na kaparehas sa iyo, sabihin mo ko anong mapapayo mo sa kanila. Loob. Ayan, lakasan daw ang loob. Tsaka? Sa loob ng bahay. Lakasan ang loob nila. Kasi yan. Ate, gano'n mo kamahal yung pamilya mo? More than words. Bigra mo yan. Ako po ay nagtapos ng Marine Engineering noong 2013. Nang nag-aaral po ako ng college, lumalabo na po ang mata ko. Sa paglalakad po, hindi ko po matuwid ang paglalakad ko. Para po akong lasing. Natatakot po rin, baka ganun po rin mag-unyari sa akin. Ayoko pong dalawa po kami alagaan ng magulang ko dahil sa sakit po namin. Kaya nilalakasan ko po ang loob ko. Hindi ko po sinisisi ang mga magulang ko dahil sa sakit po namin. Dahil po may paraan po ang Diyos kung bakit po nangyayari po sa amin to. Ang bigat. Hindi ko kakayanin na huwag ka ganun din yung anak kong lalaki, na si Jeffrey. Ang gusto ko lang, masuportahan lang yung anak kong dalawa, na yung isa mapapagamot ko, tapos yung anak kong babae, hanggat mabuhay siya, gusto ko masuportahan siya ng pangangailangan niya. Yun lang naman ang hinihiling ko. Gusto ko lang po gumaling ng ate ko at saka mawala na po itong mga karamdaman namin. Sana po mawala po yung mga sakit namin para hindi po kami mahirapan ng ganito. Mamaya, bibigyan mo lahat. Ang gusto kong alagaan ang anak ko hanggat mabubuhay siya. Basta wag lang ako bigyan ng sakit ni Lord ta para maaga maabantayan ko pa yung anak ko. Kasi ayaw kong mangyari sa kanya yung nangyari sa iba na may sakit siya tapos biniwanan ng ina. Anong nangyari? Di sumunod din. Ganun, ayaw kong mangyari sa kanya.